Samantala, si Acting Mayor Michael Rama ng Cebu City via Zoom. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga, maraming buntag. Opo. Ito hong mga employees daw na nagtatrabaho sa mga air-conditioned at mga poorly ventilated establishments ay nire-require daw po ng Cebu City Government na magsuot ng gadgets sa kanilang mga liiging mga air purifier. Mayor, tama ho ba? Yeah, that being promoted, that is being encouraged because that will, in a way, makapabawas yan ang problema ng transmission kabayan. Opo. E, sa pilitan ho ba ito o voluntary lang? Voluntary yan. Okay. That is being a part ng ating executive order when I was the mayor. Ngayon, I'm back as vice mayor, but I'm the one leading the matter about vaccination. Andiyan ba si Mayor ngayon? Nagtatrabaho si Mayor? Nasa bahay lang. Ah, sa bahay lang. Okay. Ang mga offices daw po at mga shop ay nire-record din na maglagay ng HEPA filters at ionizers as well as sterilize ang kanilang premises sa paggamit ng ultraviolet germicidal light after business hours. Tama ba? Ganun din. That is being encouraged and promoted. Oho. Hindi raw katanggap-tanggap ito sa ilang mga empleyado at saka mga establishment? Sa totoo, kabayan, ang pinaka-importante, yung requirement na yan, galing rin yan sa ating Chamber of Commerce, yung sa ating mga business sector. Okay. Kasi pag tinitingnan mo, if they will not get themselves also to be into that safety situation, they will again become also a transmitter. Kung ito lahat, likelihood, if it will be followed somehow, it will mas maganda ang sitwasyon sa workplace kabayan, di ka naman po problema, there will be a level of confidence among yung employees, among din yung whoever will be coming inside yung establishment na yan. Ang nirereklamo ho ng mga manggagawa ay wala daw namang endorsement ito ng Department of Health. Kini-question nila effectivity. Pag sinasabi mong walang endorsement sa department, pinag-uusapan yan. We have a multi-sectoral sa Cebu City Kabayan. We organize a multi-sectoral. Nandyan yung DOH, nandiyan yung mga hospital, nandiyan yung Chamber of Commerce, lahat-lahat, kasama pa ang simbahan. Oh, at kung sakali daw po na magiging mandatory itong paggamit ng air purifiers, pati daw pa sa mga drivers at conductor pala, karamihan sa kanila ay nabawasan ng sweldo. Pwede ba daw libre? Bakit hindi? Kung mayroon lang pera, mayroon ibibigay, why not? May pera ho ba? Alam mo, kabayan, dapat trabaho rin yan sa may mga operators. Uh-huh. Kasi pag we really want to promote business, balansin ang ekonomiya at saka health, tulung-tulungan yan, kabayan. Okay. Natutulungan ba sila? Kasi ang reklamo nila, nabawasan na raw ang kanilang sweldo, ang kinikita, tapos may mga requirements pang ganito, Mayor. I'm telling you, hindi naman yung requirement na sila ang bibili. Sa amin naman sa City of Cebu, we are not requiring them sila ang bibili. Oh. We're only encouraging them na likelihood dapat they will also follow. Tsaka kung yung operator nandyan, kung meron yung mga driver, sila na naman yung dapat na magtitik, charge. Ikaw naman yung passenger, kung pwede lang. Kasi yun ang manaman ang pinag-uusapan namin na we would like to promote. Okay. Hindi yung talagang they will be compelled to wear it. Compelled, okay. So voluntary lang po. Ngayon yung mga... Yes, definitely. Ang mga empleyado, kung gusto ng mga employer, tulungan nila ang mga empleyado nila of para course. Maging ligtas. Dapat. Oho. So, sa akala ninyo, effective ito, Vice Mayor?
Mayor. At totoo, kabayan, when we came in 6 Sundays ago, mataas yung ano namin. Kaso? We had about 300, 400. Wow. Umabot ng even 300 at saka nagplato. Ngayon, we're very proud na with all the intervention na ginawa namin, yung Uplan Puyo. Okay. Bisaya pa, Uplan Tigil. Kung hindi kailangan, hindi essential, di Puyo. Saka ngayon, we are very proud na it's coming out with a better yung data namin. Hindi pa best, better. Kaya hindi, wala mo ng kumpiyansa. Tuloy pa rin yung pagka-stricto much as possible at saka yung preventive measures. Yung usual na Wuhan, yung wash your hand, use your face mask, have your temperature check, avoid crowded places, never touch your face, men, mouth, eyes, nose. Kasama pa rin yun, kabayan. Opo. Mayor, kamusta ho ngayon ang mga kaso natin at yung ating mga healthcare workers? Wala ho bang nagkukulang? Nagkukulang pa rin, pero much better than before, kabayan. Okay. Much better than before. Because yung Cebu City, kami naman, we extended 12 million para ipag-hire ng mga 100 medical nurses doon sa DOH. Kami naman, on the part of the city government, nag-hiring kami ng 100. Ang problema lang yung available medical staff. Yo. Kasi yung iba, natanggap. Maya-maya, they will also seem to be uncomfortable sa situation. Mm-hmm. Hindi pa nga nakatuloy, resign na. Pero mayroon naman na iwanan. Mayroon pa na iwan. Oh, okay. Maraming salamat po, Mayor, at good morning. Walang anuman, kabayan. Thank you. Kumusta rin kayo at saka si Pacquiao nandyan. Oh, thank you. Ingat, morning. Ingat po.